Magsitayo po tayo para sa pambansang awit ng Pilipinas. Ngayon, ipinakikilala ang ating host para sa hapong ito, Binibining Venus Ra. Palakpakan po natin. Check. Ayan, maraming salamat ho. Maaari na ho kayong magsiupo. Magandang hapon ho sa ating lahat. Ay, hindi sabay-sabay. Muli, magandang hapon ho sa ating lahat. Ayan. Maganda ho yan. Best in recitation kayo sa umaga, sa hapong ito. Ikinagagalak ko hong makita ang bawat isa sa hapong ito, ang mga miyembro ng bawat sektor na nandito, sa ating mga kaibigan sa media na nandito, mga NGOs, INGOs, at mga kaibigan natin sa LGU, sa gobyerno. Maraming maraming salamat ho sa inyong pagpunta sa hapong ito. Ako po si Venus Ra, ang inyong host para sa hapong ito. Dito ho sa Tindog Tayo 2016, a presidential forum for a resilient Philippines. Pero bago po tayo magsimula, nais ho muna tayong bigyan ng ilang paalala ng ating UP Diliman Police hinggil ho sa kaligtasan. Nais kong tawagin si SP Wilfredo Disierto Jr. Sir? Bago po tayo magsimula, gusto lang po ipaalala ng pamunuan ng UP Diliman Police na sa inyong nandito po kami ngayon para bigyan kayo ng seguridad. No? Meron po tayong nakaduting 5 police at 3 SSP. Kung meron mo kayong police concern o anumang, lapit lang po kayo. Aming team leader, nasa likod po, si Corporal Marquina. Tsaka po ano, kung meron pong emergency, tulad po ng sunog, magkaroon ng sunog o lindol, maging familiar po tayo sa lugar. Bukod po sa main entrance, meron po tayong 2 exit sa inyong kanan at 2 exit po dito sa backstage. Iwasan lang po natin kung magkaroon ng emergency na pumunta dito sa Katipunan Avenue, kung maaari po, sa Sangken po tayo dumiretso. Ano po? Maraming salamat po at sana maging matagumpay po ang inyong forum. Ayan, maraming salamat po kay SP Wilfredo Disierto Jr. Maaari niyo ho bang sabihin sa inyong katabi na nasa kaliwa na masaya ako at nandito kasama ka? Kaliwa ho ha? Saan ba ang kaliwa? Ah, dito pala. Okay. Ayan. Yung mga nasa kaliwa naman, sabihin niyo sa kanan niyo, mas masaya ako kasi nandito ka rin. Ayan.
Ayan, masaya ho tayo ngayong hapon dahil marami ho tayong matututunan at pag-uusapang mga mahalagang paksa. Ngayon ho, upang bigyang linaw ang layunin ng forum na ito, tinatawagan ko ho ang Rights in Crisis Program Manager ng Oxfam, si Ginoong John DeViva. Sir? Thank you, Venus. To our presidential candidates and their representatives, our guests from the government, civil society organization, the private sectors, the academe, the general public, and to our friends from media, a pleasant afternoon to you all. It is my pleasure to welcome you to Tindog Tayo 2016, a presidential forum for a resilient Philippines. Thank you for coming. We are here because we seek lasting and durable solutions to the challenges of natural hazards and climate change. I'm sure we are all too familiar with news of casualties and destruction caused by typhoons, floods, earthquakes, and other disasters that strike our country all year round. Given our geographical location and the effects of climate change, these hazards will continue to affect our communities and worsen every year. But the good news is, we can prepare for these hazards. Through effective disaster risk reduction practices, we can minimize the impact of these disasters in our communities. If we all work together, we can build a more resilient nation. In 2016, we posed this challenge to our aspiring leaders. How can you lead the Filipino community in moving towards a more resilient Philippines? We believe disaster risk reduction and climate change adaptation should be priority agenda of our candidates. With thousands, if not millions, of our fellow Filipinos affected every year, we need a leader who has a strong stance and well-thought-out plans to address these challenges. This afternoon, we shall hear from the representatives of our presidential candidates on how they will tackle the different challenges posed by natural hazards and climate change. This is a unique opportunity for them to discuss their plans and platforms particular to these issues. As disasters will continue to impact the country, owing to our geographic location, the issues of disaster risk reduction and climate change adaptation, we believe, deserve special attention. Tindog, as if one word meaning to stand, and tayo, us. The title of today's forum urges us to stand together. Sama-sama po tayong manindigan, tungo sa ligtas, matatag, at maunlad na Pilipinas. Choose resilience, stand up for resilience. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoong DeViva. Nais din ho nating pasalamatan ang ating mga katuwang sa pagbuo ng forum na ito. Tindog Tayo 2016 is presented by DRRNet Philippines, Accord, Center for Disaster Preparedness, Citizens Disaster Response Center, Oxfam, World Vision, sponsored by COMELEC, SURGE, UNICEF, European Commission, Humanitarian Aid and Civil Protection, with the support from Rappler, TV5, Radio Veritas, Caritas Manila, CBCP NASA, NCCP, Child Fund, Christian Aid, Coastal Core, Handicap International, PDRF, Plan International, UPCSWCD, UPNCPAG, at ng PALS-NCPAG. Maraming salamat ho sa inyong suporta, sa inyong pakikilahok, at sa inyong tulong sa forum na ito. Katulad nga ho ng nabanggit kanina ni Ginoong DeViva, ay grabe na ho talaga ang nararanasan natin no, na epekto ng hagupit ng bagyo, baha, lindol, at alam ho natin na lahat tayo, wala hong pinipiling kasarian, edad,
o sektor o kalagayan sa lipunan ang disaster. At ngayon na isu nating malaman ano na nga ba ang estado ng disaster risk reduction and management at climate change adaptation sa Pilipinas. Ano-ano ang mga hamon na haharapin ng mga susunod na administrasyon. Ito ho, panoorin po natin. Bahagi na ng buhay ng mga Pilipino ang iba't ibang mga bantang panganib tulad ng bagyo, lindol, pagbaha at iba pa. Ito ay dahil na rin sa lokasyon ng bansa sa tinatawag na Typhoon Belt at Ring of Fire. Bukod sa mga natural na bantang panganib, nararanasan din natin ang banta ng armed conflict. Ayon sa Asia-Pacific Disaster at World Risk Report 2015, nangunguna ang Pilipinas sa may pinakamataas na banta ng panganib sa buong mundo. Vulnerable tayo sa disaster dahil sa iba't ibang kadahilanan. Nangunguna rito ang kahirapan. Ang mga may hirap ay kulang ang kakayahan para umangkop at makabangon sa epekto ng mga disaster na siyang lalong nagpapalala sa kanilang kahirapan. Kung susumahin, nasa 130 bilyong piso ang nawawala sa atin dahil sa mga natural na disaster taon-taon, o lagpas 1% ng ating gross domestic product. Bilang pagtugon, ipinasa ang Climate Change Act noong 2009 ang Philippine DRRM Act noong 2010 at inamyendahan ang Climate Change Act ng People's Survival Fund noong 2011. Nagkaroon ng bagong pagtingin. Pagtugon sa ugat na dahilan ng mga disaster, pagbibigay halaga sa boses at pangangailangan ng mga pinakabulnerableng sektor sa lipunan, pagbibigay diin sa paghahanda at hindi lang sa pagresponde, at pagkilala sa mahalagang katungkulan at pagpapalakas ng kapasidad ng mga lokal na komunidad at iba pa. Subalit marami pa rin hamon na natitira. Ang pinakamalaki ay mapataas ang resilience ng iba't ibang sektor ng lipunan. Mga magsasaka at mangingisda, mga manggagawa, ang nakatatanda, ang mga bata, kababaihan, ang may mga kapansanan, ang mga katutubo, ang mga naapektuhan ng mga disaster. Sa nakaraang mga taon, dumarami at lumakas pa ang mga disaster na tumatama sa ating bansa. Nito lang sa nakaraang 6 na taon, naranasan natin ang 8 sa pinakamalalang disaster sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay konektado sa pagbabago ng klima o climate change at ang patuloy na pagkasira ng ating mga kapaligiran. Ito na ang bagong normal. Sa gitna ng mga hamon na ito, may magagawa tayo. Ngunit kailangan natin ng mga leader may sapat na kaalaman sa mga issue at usapin ng disaster risk reduction, climate change, at environmental protection. Handang makinig sa boses ng mga vulnerableng sektor. May political will para gawin ang tama para sa lahat. Sino ang maninindigan para sa mas resilient na Pilipinas? Sino ang sasagot sa hamon ng bayan? Nakita ho natin, no? Napakaganda nitong isang video na pinakita sa atin. Malaki ang matututunan natin at talagang malaki ang hamon na hinaharap natin. Bagaman sinasabi na lahat tayo may magagawa. Ako may magagawa, ikaw may magagawa. Pero ano ang magagawa mo? At ano ang magagawa ng ating mga ihahalal na kandidato? Ngayon, magsimula na ho tayo. Nais ko hong ipakilala ang ating 4 moderators ngayong hapon, si Naginoong Zach Yuson at Binibining Steph Tan.
Maraming salamat, Venus. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Steph. Hi, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Zach, at sa ating lahat. So, Steph, baka gusto mong magpakilala ka sa ating mga viewers. Sige, ako po si audience. Stephanie. Ako po si Stephanie at ngayon po ay nasa National Anti-Poverty Commission. So, isa po siyang government agency sa Office of the President. Pero, sa office naman ako ni Vice Chairperson for the Basic Sectors. So, yung trabaho ko ay kasama ko yung mga batayang sektor. Kaya, kahit na gobyerno ako, and you know, of course, I do appreciate kung ano yung ginagawa ng gobyerno natin. Kailangan din natin maging realistic, no? Kung talagang itong siguro growth or development, kung talagang nararamdaman ba ng masa ng batayang sektor. Kaya excited ako kasi syempre, itong disaster, climate change, napaka-importante, napaka-halaga itong usapin dito sa anti-poverty. Of course, pinaka-vulnerable ang mga mahihirap, di ba? Exactly, exactly. So yun, ikaw, Zach. Okay, I'm Zach Huson. Ako po ay taga Rappler.com, isa pong social news network. Pero sa Rappler po, ang trabaho ko po ay makipagbahagi sa mga partners namin sa civil society organizations, sa mga government agencies, upang ipamahagi sa mga tao, no, online and on ground, ano ba yung mga issues na hinaharap po natin tulad po ng poverty, ng disasters, ng hunger, at iba pa pong issues na talagang hindi po pinapansin siguro ng mainstream media, kung tawagin po natin. So, nandito po kami ngayon to be your moderators, to help you understand ano po pa talaga yung plataforma ng mga kandidato natin through their representatives. And hopefully, kung may mga tanong po kayo, pwede nyo pong i-tweet sa social media or yun, ipasok po namin dito sa audience sa mga ushers po natin. Mm-hmm. Kasi, yun nga, kung gusto nyong gamitin yung hashtag TindogTayo2016, tapos meron din hashtag ChooseResilience, no? Tapos may hashtag din, TheLeaderIWant. Kasi Zach, syempre exciting parati itong panahon, no? Na in a few months time, ipoboto na naman natin yung presidente. Registered ka na ba? Oh, syempre, registered na registered. At, pero wala pa akong gustong, well. Wala ka bang kandidato? So this will be your time to decide. Very... Yes. Oh, definitely. This is an issue that I care about. Right, I think the country, it's an issue that the country needs to discuss more. Our presidents have to focus on this issue. Mm-hmm. So, importante talaga to. Tsaka ano po, damay po tayo lahat, hindi po ba? Tama. Alam po ng ibang, yung pinupuntahan po namin mga ibang estudyante, sabi po nila, hindi naman, ano po yung boto namin, isa lang po ako. Mm. Diba? Mm. Ang dami-dami po ang Pilipino, dami po importante. How will my vote make a difference? Pero ang siguro ang masasabi po natin, at least from my opinion, no, if we don't say what we want to say, we don't speak up, then hindi talaga papansinin ng mga kandidato ang boses natin. Tsaka wala kang karapatan magreklamo kung hindi ka boboto. Tama. Yun yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko. Kaya so, yun, so exciting. Tama, so speaking of speaking up, no, today ito po yung mechanics ng ating forum. Mm. First of all, syempre may mga kandidato po tayo, pero hindi po na lahat ng kandidato ay nandito po ngayon. Ang inyo ba ay may session, may trabaho pa. So they have sent representatives. Now, pinuboto ng isang interview with each candidate, no? Tatawagin po namin dito at tatanungin po namin sila, yung mga representatives po ng candidates, ang limang tanong. Ngayon, yung limang tanong na to ay binigay na po sa kandidato, so alam po ng representatives kung ano yung position ng kandidato tungkol sa mga tanong na to. Tapos, tatanong po namin at ng mga tao dito sa DR, yung network of DRR-oriented organizations, sa pamamagitan ng consultation with each sector, so lahat po dito ng sector ay halos represented po, no? Yung mga tanong po ninyo, mga issue po ninyo, upang matiyak na marirepresenta at maririnig ang mga hinaing po ninyo sa mga candidates. Lalo-lalo yung mga pinaka-vulnerable dito sa bansa natin. So, ang interview naman ng bawat kandidato ay magtatagal ng isang oras. Ang ikalimang tanong ay manggagaling sa isang sectoral representative na kasama natin ngayon sa audience. Sa pagtatapos ng kanilang interview, bibigyan ng bawat kandidato ng ilang minuto para magbigay ng closing statement nila. So pwede kasi nila itong closing statement, pwede nilang gamitin para mapapalalim
ang pagtalakay sa kanilang mga plataforma hinggil sa disaster risk reduction and management. And of course, climate change adaptation. Of course. Right. So makakasama po natin ngayong hapon ang mga kinatawan ni na Senadora Miriam Defensor Santiago at Ginoong Mar Rojas. Nagpadala naman ng pahayag o statement si Senadora Grace po na babasahin ng kanyang kinatawan. Hindi po makakadalo si Vice Presidente Jejomar Binay. Si Duterte kaya? Well, tatakbo ba siya kasi, tatakbo ba siya o hindi? Hindi natin, hanggang ngayon, hindi pa na natin alam, no? Or well, kahapon sinabi niya, sabi na po siya, pero we shall see kung ano yung process ng pagiging okay. Kandidato po siya. Sige no? Po, wala na lang akong sasabihin dyan. So yun, so yung lahat po ng larawan na ipapakita natin at ng mga profile na babasahin ay nagmula sa mga kandidato mismo. Kasi hindi po kami, so wala pong bias yung mga babasahin naming profile or yung mga pictures galing po talaga yun sa kanila. Hindi po Photoshop yun. Yun. Pwede, baka. Okay. Okay. So, para sa inyong mga tanong at sa loobin, maaari po tayong mag-post sa social media tulad ng Twitter or Facebook. Okay? Sa Facebook page ng DRNet Philippines. Yun nga, sabi ko nga kanina, pwede natin gamitin yung hashtag TindogTayo2016, yung hashtag na Choose Resilience, at hashtag The Leader I Want. So I think meron ding mga papel no, na yes. Ibibigay uh-huh. sa atin. May ushers po tayo. Sige. So, may ushers po tayo dito. If you have questions, pag may tanong po kayo, please give it to our ushers. They are dressed in white. Nandito pa sila sa gilid. Okay. Tapos kukunin yung mga tanong nyo para kolektahin pagkatapos ng forum. So yun. So yun yung gagawin natin no, so, itong hapon. Simulan po natin ang ating forum.